Kanyang pangtulong ay binibigay po dito po sa bayan ng Bukawi. Alam nyo, napakapalad po natin dahil isa po sa bayan po sa dalawigan ng Bulacan ang kanila pong tinutulungan. Lahat po ng naapektuhan dito po sa bayan ng Bukawi ay nakakatuwa po dahil magbibigay po ng tulong ang ating pong dalawigan. Parapuan po natin. At siyempre po, hindi naman po papatalo ang ating pamalambay ng Bukawi. Actually po, dapat po naka-schedule po kami mamayang hapon dito po sa Barangay ng Bagong Bayan para ibigay din po ang aking pong hinihanda ng Sanggol ng Bayan, yung pong relief goods din po na ating pamalaan ay na-cancel po dahil po masasabay nga po ngayon sa pagbibigay. I-schedule na lang po ulit at hintayin niyo po ang tulong po ng ating pamalaan. At gusto ko rin po kayong i-remind na hindi lamang po ang baka po nakakalimutan natin dahil po sa bagyong Ulysses. Siyempre po yung pong problema po natin sa COVID-19. So umiinig po ko sa inyo na katulad po niya, nagsisiksikan po tayo. Kailangan po social distancing, face mask, face shield. Kailangan po mag-ingat po tayo. Alam niyo po, ang bayan po natin, before po na magkaroon ng Ulysses, pag-Ulysses, napakaganda na po ng ating COVID. Halos 6 na active cases na lang po tayo nun. Kala ko nga po, kung tuloy-tuloy na, baka maging COVID-free na po ang bayan ng Bukawi. So, tulungan niyo po ang pamalambay ng Bukawi na mag-ingat po tayo. Ano po, napakahirap po. Lalo po sa amin sa nanonungkulan, kaila kapitan, sa mga kasuhan, siyempre po nag-aalala kami. At magtulong-tulong po tayo. At asahan niyo po na pamalaan po ay kasama po sa pagbangon niyo po dito po sa mga problema po ng ating bayan. Mabuhay po ang Barangay ng Bagong Bayan, mabuhay po ang Bayan ng Bukawi. Maraming salamat po, and God bless you. Salamat po kayo sa pagbibigay daan sa aming pamimigay. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pagbati pa rin po na ating minamahal na Pangulong Punong Lalawigan. Palakpakan po natin, Vice Governor Willie D. Alvarado. Maraming salamat. Palakpakan nga po natin ang ating guro na palatutunan. Gusto ko po yung nakakapit ang aking face mask. Kaya lang po, mahirap magsalita. Ano po? Gusto ko po lagyan ng alcohol. Pero sa mga politiko, hindi po maganda yung akala ng iba, pero kailangan po natin yan. Kinakailangan din po naka-facial. Kasi po, sinasabi ng siyensya, hindi po nakukuha lahat ang ating medical face mask, yung pong virus. Kaya po, kinakailangan mag-facial. At sa batas po natin, pagka po walang facial, 3,000 gobernador ang unang multa, pangalawa yung 5,000 pagkatapos ay may kulong pa po, pero siyempre sunod-sunod po itong pagpagyo natin. Pero ignorance of the law excuses no one. Kinakilang po sinusunod po natin yung batas. Kaya lamang, dapat po pinaliliwanag po ito ng mga nanonungulan. Hindi po pwede magputungo ka ng Metro Manila. Pagkatapos po ay mag-jaywalking ka, sasabihin mo, hindi ko po alam na mayroong batas. Ignorance of the law excuses no one. Ating pong face mask at saka face shield, ito po ay pinag-uutos hindi para kayo magkagastos, para dagdagan pa yung ating pagpapahirap, kundi ito po ang pinakamabisang pamamaraan para po maiwasan po natin yung COVID. Sa Taiwan, hindi po nag-lockdown, pero naka-face mask, pagkatapos po, nagsasabon ng kamay. Pagkatapos po, social distancing. Ito nga po, nagpapaliwanag si Alex. Ang sinasabi po ni Alex kanina, kaibigan po natin, ayaw yata ninyong alisin po yan bilang kapitan. Na-extend pa po ng Kongreso sa pangako ng ating Pangulo at saka po ni Senator Bongo na i-extend sila. Kaya na-extend pa. So marami pa ang pag-iikot para sa ating mga kapitan. So, napakahalaga po na sumusunod po tayo, naghuhugas ng kamay, at tayo po would like to congratulate the mayor headed by JJ Santiago. Palakpakan niya po natin si Aldrich Santa Ana.
yung pong kanyang lolo, yung kaibigan ko yun, yung ama ni Wilkie, at pagka po dumandating yung ganitong panahon, kung natatandaan po ninyo si Bishop, ngayon po yung Archbishop ng Impanta, si Bishop Perona, na po pagka po yun yung magpapagod noon, tatawag na sa akin, mahilig po siya. Bata pa raw lamang gusto na niyang nakikita, hindi po yung paputok. Yung paputok na nakakapuntol ng daliri, kundi yung puma, talampakan niya po natin. Kobe, ito po ang protection po natin. Wala pang bakuna. So kinakailangan po, nag-iingat po tayo. Sa ibang bansa, sa Europa na nauna, umuulit po, ay mapakahirap po pagkakanagkaroon ng sakit. 15 araw na hihiwalay ka sa pamilya mo, pagka na-disgrasya ka, ikikrimate ka pa, ay mahal. At saka po, hindi ka mamlamang mapaglamayan at matumayan na pamilya natin. Ngayon, umabot pa po ang bagyo. Nang Saroni, nag-signal number 3, naghanda po tayo, ay bumaba po yung bagyo. Hindi natin, puro hangin. Ay tayo naman po, signal number 3. Alam po natin yan, 1 week pa lamang po nakikita na po sa monitoring ng ating CCTV. Meron po tayo rong mas maganda pa kaysa sa National Disaster Risk Reduction Council office po. Ang CCTV po natin, pinagawa namin ni Vice Governor noon, ngayon ni Governor. 1 week pa lang po nakikita na natin ang daan sa pag-asa sa NOAA satellite ng Australia, ng Japan, ng Amerika, hindi po nagkakamali yun. Pag sinabing tatamaan, tatamaan po pati yung lakas ng ulan. Kaya nga po ng kasagsaan ng Ulysses, ang inyo pong abalingkod, madaling araw po, Miyerkules ng hapon, madaling araw, ala po kaming tulugan, yung pinugali ko na. Kami pala ni Governor noon, hindi po ako natutulog, tawag po ako ng tawag sa kay Liz Mungkal. At nang malaman ko pong nagpatapon ng mapakaraming tubig ang Ibu Dam, ang Bustos Dam, alam ko po, nasa tulay po ako, tinitingnan po namin, pati mga katulong ko, mga security ko, yung pong pagdating ng tubig po. Alas 2, alas 3, nagpatapon ng Ibu Dam. Alas 6, dumating po sa Kalumpit, sa Bustos po. Alas 7, alas 8 po na umaga, dumating sa Kalumpit, bahala po kami ngayon. Hindi pa po dumadating, napakataas po ng tubig galing sa Pampangan, Nueva Ecija, sa Rio Chico ng Tarlac. Pagdating po noon, 3 days after, kaya po sa Kalumpit at sa Hagunoy, itong araw, anina lamang po medyo nagsubside pero karamihan hanggang ita. Kayo po rito, kasagsaan ng bagyo, taon-taon po yun, tinatawagan po si Mayor Oming, this time po, through our MPD's the other provincial disaster risk reduction, namumonitor po namin sa CCTV ang water level ng Santa Maria. Hindi po kayo apektado ng Bustos. Ang Bustos lang po, pati Metro Manila, ang dinadaanan po ng tubig po niyan, pagka nadinig ninyo na paulangan, gati, putang, Bustos lang, ang dinadaanan po noon ay Baliwag, Kulilan, Laredel, Kalumpit, Laredel, Pulilan, Kalumpit, Hagunoy, patungo sa Manila Bay. Ang nagtutungo pong tubig sa Bukawi ay yung pong tubig sa San Jose del Monte, nagdataan sa Santa Maria. Kaya po ng alas 6 ng umaga, ng Huwebes, tumaas po yung tubig puro ng 6 meters. Alam ko po, malulubog po kayo rito. Sapagkat ng Ondoy, ako po noon ay Vice Governor, dito po, 2009, ako po'y Vice Governor po ng 2009, si John Mendoza po ang Governor, nag-ondoy po noon, hanggang dibdib po, natatanda po ninyo. Kailan po nag-ondoy po rito? 2009. Ako po noon ay Vice Governor, sapagkat nag-governor po ako, Vice President Daniel, ay 2010. So, noon po, hanggang titip sa Lulumboy, dito rin po siguro, Santa Maria po yon. Ano ang dahilan?
sa kagunod ko kalupit, yung tubig na patapon sa Bruce's Dam, at saka yung tubig na gagaling sa mula sa Coronel River sa Gabaldon ng Nueva Ecija, Rio Chico ng Tarlac, nagsasalapong po sa Peñaranda, Hahain, nagsasalapong sa Arayat, bumababa ng Candaba, Alapuruhan, kundi kalupit at tabunod. Pero ngayon, ang tubig po nang gagaling sa San Jose del Monte, St. Joseph of the Mountain, bundok po yun. Eh because of industrialization, urbanization, maraming subdivision ginagawa ron. Pinuputo lang po ng kahoy. ABS-CBN, 100 hectares, nilalagyan po ng building. Puro building, puro mall. Pinuputo lang po ng kahoy. Wala na pong pumitigil ng tubig. Ang punong kahoy ko, 90% ng katawan, puro tubig. Umihigop ng tubig para pagkakagaraw, lumuluha. Shedding, nagsished ng tubig to replace our underground na iniinom po natin, na sa unang pagkakataon makakatikim na rin po tayo ng tubig galing sa Ipodam sa Angatam sa pamamagitan po ng Bulacan Bulk Quadrite. Paglalaban po natin, hindi dapat mahal po yan. Dapat mura po lamang yan. So, meron pong problema, hindi tayo naninisip, pero dapat binibigyan po natin ng solusyon. Kinakailangan po, hindi, maghihintay na lang tayo ng baha. Pagkatapos, siyempre, nauubos din naman yung ating pondo po na dapat sana sa iba magamit, pero na ipagkakaloob. Pero yan po, handog ng ating lulawigan, ng ating bayan, sapagkat gusto po namin ni Governor Daniel ay makihati sa inyong naging karanasan. Karanasan po nating lahat. Opo, ako ngayon lamang po ako nakapag-polo. Parating po ako naka-teaser po noon, kasagsaan ng bagyo ng Huwebes ng gabi hanggang, Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes po ng madaling araw hanggang alas 7, binubayo po tayo ng bagyo. Nasa labas po kami, binomonitor po namin. So sa diwa po niyan, maraming salamat. Sana po ito ay pagsubok lamang ng ating Panginoon sa pamumuno ng ating gobernador po, ng ating alkalde. Tatayo po tayong muli. Magpapasalamat sa pagsubok at tayo po, kung ano man ang ating pagkakamali, hihingi po natin ang tawad. If my people are called by my name, will humble themselves, pray, kneel down, and seek my face, in turn from their wicked ways. Alam po yan ni Pastor Ronnie. Palakpakan nga po natin. Si Caroben, yung pong aming benefactor, yan po ay isa sa kinikilalang negosyante maging sa bayan ng Agunoy, sapagkat yan po ay yung pagkain po ng bangus sa kanya nang gagaling. So alam ko po, malalampasan po natin, sapagkat yung pong naranasan po natin ng bagyo dito sa Bukawi, bumaha isang araw, nagsubside, hindi ka mukha po ng ondoy hanggang dibdib, mga ilang araw yun at saka matumi. Pero yung pong tigahagulo, yung tigahanupit, pampitong araw na po, kanina ay tumaki, pero hanggang karamihan po ay nasa sa taywang pa rin po. At matumi po yung tubig. Kaya dapat po, hinto muna yung mga kwari-kwari. At Governor, siguro yung kwari-kwari natin sa Angat. Naku, yun sa Banaban, nakita natin yung putik na ay nakatungo yun, nagtutungo sa Bustos Dam, lahat po yun. Lumabas sa Hagunoy at saka sa Kalumpit. Puro po mga puti. So dapat po siguro balansihin. There must be regulation. Kailangan natin yung lupa. Kailangan yung lupa pero sobra. Sapagkat pagka po nagkalit ang kalikasan, pag ito po ay bumwelta sa atin, ang dulot po nito ay bagyo. Wala sanang earthquake. Ako, delikado po ang ating Angat Dam. Maliblim po tayo po lahat, pero hindi ito tulot ng ating Panginoon. Sapagkat mahal po tayo lahat ng ating Panginoon. Sa diwan yan, maraming salamat po, mga kanyang Governor, mga kanyang kayo ng ating Bisigo Panginoon, ng ating nakilang narumigan po lahat. Salamat. Salamat po, Bay. Palakpak po sa parang kay Bay. Sama-sama babangon. Uy, may nasagot. Sama-sama po tayong babangon. Okay. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pagbati pa rin at mahalagang mensahe ng minamahal na punong lalawigan ng Bulacan
Palakpakan po natin the People's Governor, Governor Daniel R. Fernando. Thank you, Margie. Kaya yeah, kung sinita ng mga Christmas, ang mga yan. Ano po? Well, ulo po sa lahat. Yan, palakpakan po natin muli ang ating mga kasama sa mga report. Ang ating mga kapatid na Yohan, the Vice Governor nga, Alicia Alvarado, ang ating matagal na rin ng ulan sa bayan ng Bukole, ano po? Ngayon po ang ating mayor, John D. Santiago, of course ang ating kaibigan, Kapitan Alex, ang napapit na nga, akala ko kasi siya pa rin yung vice mayor ko. John D. Alvin, Michelle Alvin, Bayan Reporter Vice Mayor, of course ang dali po ang ating natuwang sa pagdilito sa spiritual, lagi po tayo nalulayan pagdating sa spiritual, kapag kailangan natin yan. Ano po? Welcome po natin si Pastor Ronnie. Ang sumusuporta naman po sa pamahalaang panlalabigan, ang nandiyan po ang ating pong kaibigan, si Carolyn. Palapakan po natin si Ronnie. Palapakan po ng mga kagawad. Palapakan po yung mga kagawad. Ano po? Kaya po ng ating mga volunteer workers, LLN, mga leader, HW, ang ating mga barangay panel, palapakan po natin sa mga. Ang ating mga kasama din sa maninigod dito, mga coordinators namin, maraming salamat po, palapakan po ninyo ang mga sarili. Ayan, dito po sa inyong barangay. Ayan po, isang malakas na palakpak po sa ating mga panyo. Yung ating mga media, palakpakan rin natin, ang personal, pwede natin kasama. Lahat po ng mga konsyero ng bayan, palakpakan po natin kay Balbuero. Palakpakan rin po natin. Well, muna po sa lahat, yung buhay ng tao talaga may pagsuko. Palaging may pagsuko. Walang pagsuko, makalumito tayo. Diba ba? Hindi naman puro sarap, ako sarap, puro sarap. Pero syempre, ang dati ng marap, ng kaginawahan ng buhay, pero kaakibat na ata talaga ng tao ay yung pagsubok na dumarating sa ating buhay. Itong laging pagbaha, ilang pagbaha na po ba ito? Simula, nanay, simula yung sinilang ka, ilang baha na ba ito? Hindi mo na mabilang. Ito po ba kayo lumaki? Ah, hindi. Ayun po. Lagi na lang po natin na i-experience ito, lagi na lang po kakita natin kung bakit tuwing may kagaroon ng bagyo. Ano po? Well, sa pagsubok na dumarating sa atin, lagi po tayong kapatid. Ano po? Pag walang pagsubok, bibitaw tayo sigurado. Kaya, tanggapin natin lahat. Maging totoo tayo sa ating sarili. Makontento tayo kung ano man ang meron tayo. Kung ano man ikaw ngayon, dapat makontento ka. At hindi yung pang sariling kapakanan ang dapat isipin. Ano po? Maging mapagbigay sa kapwa. Maging mapagbigay sa tao. Yan ang ilagay natin sa Facebook natin. Pasalamat. Lord, thank you. Lord, maraming maraming salamat po. Sa totoo lang po, itong pagbakit na matagal na pong problema ito eh. Napakatagal na problema ito. Yung pagpapakawala ng dam, napakatagal na pong problema niya. Problema kahit saan. Nasasabihin nila, there is a protocol to follow. Yan ang lagi nilang sinasabi sa amin. Laging may protocol silang sinasabi to follow. At naiintindihan lang po namin, ako naiintindihan ko po, I think. Si Balidok, naiintindihan niya yan. Pero, siyempre, there is a water management system tayo po, ano? Pero sa totoo lang, matagal na po natin ipinaglalaban ito. Ang tagal na. Ito po ay ang national government ang talagang naka-assign dito. Sa totoo lang po, kami sigaw lang ng sigaw sa kanila. Well, nung kasagsagan po ng bagyo, that was the time when nag-ayos po tayo at dinala natin kasi year-end assessment na po at alamin namin kung ano ba ang gagawin naming target setting doon sa mga susunod na panahon ng ating provincial government. Nataon naman na inaputang kami ng pagdito.
So dali-dali po tayo bumaba at kung nasagsagal po ng bagyo, sinalubong natin ng malakas namin para po tayo makababa agad. Tawa ng Diyos, makababa naman po tayo agad-agad. At lagi po tayo nakamonitor doon sa PDRMO. At lagi po tayo nagkakalik-kalik kay Liz. At yun po, si Vice Gov, ganun din. Tayo po, ganun din. So, tutulong-tulong po kami kahit pong araw pa. Sa totoo lang, dahil naniniwala po kami, lalo na po yung lingkod, two heads are better than one. But syempre, we need to follow the protocol. Ano po? We need to follow the protocol. Tumawag ako nung sa Busos Dam. Nagpapakawala naman sila. Sabi ko, nung una, konti-konti-konti, dali, inuhold nila ngayon yung inalagaan nila, yung rubber gates. Kasi, sa totoo lang, Vice Gov, Governor, lumabas na po ang, I think, meron ng findings, I think, yung sinabi sa akin yung isang doon natin kanila, na lumabas na yung pinatest nila, yung quality ng rubber gates, ng material. Yan yung sabi sa akin na ito ba naman na mahina daw talaga, actually. Kaya nirequest natin na palitan lahat yung rubber gates na yon. At hindi po ako papayag in my administration, our administration, na hindi papalitan ang rubber gates na yan. Ano po? Lahat yan. Kasi pag hindi pinalitan yan, malamang mawasak po lahat yan at mas malaking dilubyo ang mangyari. But I don't want to say dilubyo dahil nakakatakot. Pagsumo. Ano po? Or pagpasok ng malaking baha. Sa totoo lang po, iyan ay matagal ng problema dito sa lalawigan ng Bulacan. Lagi ang pagpapatapo ng dam. Yung Ipo Dam, dapat nakabinti ng 100. Ano po? 100. Pag nag-1-0 na, nagpapakawala na sila. Hindi po pwede ito gawin 99 dahil makawala ng tubig ang Metro Manila. Ang lagi po kasi inalalayan dyan ay ang Metro Manila. Ano po? Actually, nung nakaraang taon, ang farmers natin, hindi na nagkaroon ng pagkakataon makapagtanim. Yung North District lang ang nakapagtanim, but not the South District. Kaya po, ito naman ang maganda ngayon, makapagtatanim parehas ang North and South dahil umiling tayo ng tubig sa Panginoon. Nung umiling tayo ng tubig sa Panginoon, ang binigay sa atin, drum-drum. Dati po, tabo-tabo, ngayon, drum-drum na. Ang dumating, palagi na lang pong ganyan, palagi ganyan. Uncontrollable na po ang mountains natin. Why? Like the Vice Governor said, and ako po mismo nag-occular. Nagpunta po tayo sa kabundukan. At nakita ko po talaga may mga cutting trees na po talaga. Marami na po ang naputol na puno. Wala nang umuhol. Wala na po talaga. Kaya po, kinakailangan yung pagpuputol ng puno, may mga nag-i-illegal logging pa rin po talaga. Sa totoo lang, hindi pa rin po talaga makontrol. When yung quarry, although in development, papunta sa Bulacan, kailangan ng mga magka-quarry dahil kailangan ng lupa, kailangan ng buhangin, kailangan ng ganito, kailangan ng bako. Ano po? Dahil development. But syempre, balance na din. At pinagbibigay tayo ng permit, pero lagi kong sinasabi sa kanila, yung ikakuwari nyo, ayusin ninyo, huwag nyong iwanan ganyan-ganyan yan sapagkat babalik po sa atin lahat yan. Sa totoo lang, ito na nga yan. Matagal na pong panahon problema ito. Napakatagal ng panahon. I think the national government will be the one to act this. Ano po, tayo, taga-alalay lang. Well, ang ating mahal na Pangulo naman, tumasakit na nga ang ulo. Sa totoo lang, puro problema na lang ang dumarating. I think kailangan din po talaga magkatuwang-tuwang tayo at wala na tayong dapat sisihin pang ito. Ano po? Itong problema ito, dapat kung palang inaksyon na ito. Yung pong mga nakaraang nanunungkulan, sa totoo lang po. Sapagkat ito, matagal na po problema ito na dapat ito, dinggin na talaga sa Kongreso. Ano po? Dinggin na ito sa Kongreso, hindi na ito sa Senado. Sapagkat napakatagal na pong problema itong pagpapakawalan ng mga tubig na yan. Kasi yung uncontrollable na pagpapakawala talagang laging problema yan. Ano po? So wala naman po tayo talaga sinisisi at hindi naman po tayo talaga dapat magsisiyan na rito.
sapagkat sa totoo lang, lagi na lang silang nagpapakawala ng ganyan, pakawala ng konti, pakawala ng konti, mamaya, pakakawala ng marami dahil mas nakakatakot po kasi pag bumulagos pa yon, hindi makontrol ng mga rubber gates, hindi makontrol ng mga nakaharang, mas malaking baha ang darating sa atin. Ano po? Kaya yung management ng pagpapakawala dyan, actually, lagi na natin pinaglalaban yan. Panahon pa lang niya, pinaglalaban na niya. Panahon pa lang ni Governor Tobasco, pinaglalaban na yan until now. Hindi rin po ako nagpapabaya, actually, pinaglalaban ko rin po yan. Pero siyempre, inuunawa na rin natin, naliniisip na rin natin na pagka ito ay hinot na mabuti ng puro hole, baka naman bumulutas yung mga rubber gates diyan, mas malaking baha ang tatapon sa atin. Kaya sabi ko, please, i-manage na lang mabuti ito. Wala tayong dapat pag-usapan dito na mas matindi. Kailangan bigyan natin ng consideration ang lalabigan ng Bulacan, ang aming mga kababayan. Ilagay na lang ito ang problema natin. Ang Bulacan, sanay na sa baha. Sanay na po pa kayo sa baha. Di ba? Ang pinakamahirap na nangyari sa lahat, yung Cagayan, binigla sila, hindi sila sanay. Ano po, hindi sila sanay. Pangalawang pagkakataon pa lang nila yun. Yung una, matagal na. Napakatagal na po. Napanahon. Yun ang mahirap sa kanila. Pero yung nangyari ng Bulacan, sanay na tayo. Pero siyempre, patuloy pa rin natin hilingin. Ano po? Hilingin natin sa ating Mahal na Panginoon. Sana matapos na lahat ng problema. Wala nang nagtatalo, wala nang nakikipagbangayan, wala nang follow-up ng follow-up ng follow-up. Panagbigyan na ito ng solusyon, maligyan na solusyon to Lord. Ano? Kapag-usapan na ito ng maayos para wala nang maganap na ganito. Actually, nagpagawa na po ako ng feasibility study and report sa ating PPDO, PDRMO. Ano po, ginawa ko na po ito ng gagawin ko po ng letter papunta sa Kongreso. Ang participation po ng provincial government sa climate change ay ginawa na natin. Ano po, ito ipapasa ko at kinausap ko na po ni Congressman Apol Pancho tungkol dito. Nasabi ko, ikaw na ang mag-author dito. Ito ang participation ng provincial government. At inilatag ko na rin ito kay Secretary Dar at tamang-tama, si Secretary Dar ay meron din pala project na harvesting of the rainwater. At tayo naman ang provincial government, matagal na rin sinisigaw ito. Ayan po si Vice Gov, sinisigaw na rin niya yan, noon pa. Kaya po ginawa ko, ginawa na lang natin ng feasibility study in writing. Dinala ko na, dadaling ko na sa Kongreso ang additional water reservoir. Ano po? Kailangan masalo na ang tubig sa taas, hindi ito nasasayang at kung sa kaliman na may baha, may pagtatapunan, at least pag-aralan mabuti kung saan ito dadaloy para at least yung bababa, mabawas-bawasan naman. Ano po? Yun po ay nilatag na natin sa Kongreso. Bahala na po sila mag-aral doon. Basta tayo, nagbigay tayo ng komento, nagbigay tayo ng partisipasyon at ideas ang provincial government ng Bulacan. At sino na ngayon ang national ang mag-aral kung paano may ilalatag ang water reservoir at ganoon din po ang DA, meron na silang harvesting of rain water. Ayun po, nagkatugma-tugma po. Kaya panahon na po para ito ay mabigyan ng solusyon. Sapagkat kung lagi tayong ganito, lagi may rinig, alam ko naman na hindi naman po itatagal na ito ng 24 na taon, tatagal po ito ng 24 na taon. Pang tawid gutom lang po ito. Ano po? Yung lipa, nagito kami ni Vice Go. Rinilip tayo. Yung lipa, rinilip na naman. Ilang rinilip po po ba ito? Marami na po ano. Ang kailangan po talaga dito, hindi rinilip eh. Solusyon. Gawin ang dapat at nararapat. Yung gawin na hindi na tayo mabahain. But sa nakita pong problema, yung blast flood,
kaysa alam ko nagpa-backblood na. Well, we need to take care of our environment, most especially our mountains. Kailangan na natin po ito. Hindi na po natuto ang tao talaga. Totoo lang. Pag hindi po natin ito inalagaan pa, eh, wala na pong mangyayari. Palagi na lang ganito ang problema natin. Palagi na lang tayo may ganito. Laging may sumisigaw. Laging may nagpapaloob. Eh, puro ganun na lang po mangyayari. Dapat maaga pa lang ito pag-aralan na. That's why si Palapox po ay inontak natin. Nag-demo po sa amin si Palapox. At kinukuha at hiningan po namin siya ng design. Ang lahat ng mayroon sa Yumaten, kasama po tayo, ang kahilingan natin with PPDO. Nagpagawa po tayo ng planning para sa lahat. Ano po, sa magagalap, sa nalibigyan ng Bulacan, sa lahat po ng task, most especially sa CLUP. And then, ang magagastos daw po ay 22 million. Tumawag po kami, mga mayors. Kami, tinawaran namin, ginawa 21 million. Ngayon, nilapit ko po kay Ramon Ang at tumugon si Ramon Ang at ibigay siya at magbibigay siya at handa siya magbigay ng 10 million doon sa share, doon sa planner na gagawin. Ano po? Yun. Yun po ang kanyang participation. Ngayon, di ba po kami nag-uusap ng mga mayors? Yun po ay para doon sa mga darating na development sa nalangigil ng Bulacan. Lalo na para maiwasan itong magaganap na ganito. Ano po? Kailangan po natin yun. Dahil si Pagkilala niyo ba si Palapox? Siya po yung isang arkitektong talagang sigat at sigat. At ito lang po, na nakikita niya, meron po siyang vision kung ano magaganap. Ano po, para siyang si Nostradamus. Ayun po. Kaya po, dapat pag-aralan na ito lahat, kinakailangan, medyo bugot talaga ito. Dahil pag ito hindi po pinag-aralan mabuti, at wala talagang tumutok dito, paulit-ulit na lang ang problema ito. Totoo lang. Yung pong mga pabundukan natin, ulitin ko, kailangan po natin talagang alagaan ito. Basta, ganito po gawin natin, bagong bayan. Kayo bilang mamamayan, at bilang aming constituents, at bilang Bulacan at Bulacan niyo, ang magagawa namin ninyo sa amin ay sabay-sabay tayong mananalangin, sabay-sabay tayong magiging disiplina sa kapaligiran. Iwasan na po natin ang pagkakalat. Kung maaari po na kayo magkalat, please lang, nakikipusap po kami, isegregate na po natin ang ating mga basura. Ano po? Tumulong na tayo sa kaligasan dahil pag naging dagdag pa tayo sa kaligasan, lalo po tayong mabahin dito. Ano po? Ngayon, bawat makita ko pong kailugan, makita natin, makita namin, pinapatridge ko po. Ano po? Kasi nakita ko lang, magkakalat, nadataan ako, pinatawagan ko PO. Kayo natin, ang premisa ko, permit na nagpatridge. Pinatawagan ko, mayors, tulungan mo kami. And then, ako na po, nagsumusuporta na po ang premisa ko, permit sa dredging. Ano po? Para makagawa na po tayo lahat at magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo. Ano po, hindi hintayin pa natin na gumalaw sila, na gumalaw pa. Kailangan sama-sama. Hindi po yung maghihintayin tayo sa paggalaw. Kailangan natin umaksyon. Kung nakikita na natin, yung kalat ng kapitbahay mo, nasa labas niya, ayaw niyang pulutin, patungin mo yung pinto, pupulutin ko kami yung kalat niya, nakakaya naman sa iyo, ako na pupulot. Ano po, para naman makita niya na mayroon siyang partisipasyon dito sa ating pamayanan. Mahalaga po ang partisipasyon nyo. Hindi po namin kakayanin kami mga naglilingkod kapag kayo ay hindi sumunod sa mga batas. Yung face shield and face mask, kailangan nyo po yan. Protection po yan. Dahil hindi pa tayo tapos sa laban. Pandemya pa rin po. Ano po? Pandemya pa rin. Although maganda po ang laban natin sa COVID, napakaganda po ang laban natin sa COVID. I think the national government din po, napakaganda rin. But, huwag po tayong magtitiwala. Ano po? Huwag tayong magtitiwala sapagkat ang virus ay nandyan pa rin sa paligid hanggang walang vaccine na darating.
marating po tayo magsulito. And yung face shield po, ano? Okay? Yung face shield po, hindi magulong dahil matigat. Alam ba, magkasalita po ako. But anyway, the most important is this. Ito po, ang pinaka-importante sa lahat. Pero kapag papasok kayo sa mall, hindi kayo makakapasok pag wala kayong face shield. At ang tinatanggap po sa mall, ay hindi po hanggang dito, ha? Dito ang face shield, hanggang dito. Kung kayo ay papasok sa mall, o naman lulubas kayo ng Maynila kung saan kayo pupunta, sa mga bus, hindi tinatanggap yung hanggang dito. Kita kailangan hanggang dito po ang face shield. Kayo mga hanggang dito, ayun, mukha po kay Eloisa, bawal po yun. Hindi po yung karapat-dapat. Nabaguhin na yun. So maraming salamat po, maraming bagong bayan. Thank you. Maraming mahal po namin kayo. Ayan po, kalokrante natin ang ating ilang ang laging sa lolo. Yung mga kawin na ho, sa mga kong nakalaman ng mga kawin. Mabuhay po kayo ang kawin. Lord, maraming salamat po. Nandako na po tayo sa pagta-turnover ng 1,000 family full pack para po dito sa barangay ng Bagong Bayan. Tinatawagan po natin si Kapitan Alex Villaflores, training po si Mayor John John Santiago. Pakiabutan lang sa second row, para sa symbolic, yan po ay para katawanin mo 1,000 family full pack para po dito sa buong barangay ng Bagong Bayan. Lahat po kayo ay magkakaroon at pagkatapos po ng seremonya ay lima lang po kami tatawagin, yung limang pinatawan para po sa mga pamilya. At kami po ay lilipat na sa barangay ng poblasyon na maanam po. Nabita po barangays po yung pupuntahan ngayon, kahapon po kasi natapos na yung apat. At yung dalawa, balik na lima pala yung katapon po ng apat. Okay? Sige po, lima lang po para sa symbolic, Antoinette, lima na lang. Nakasama ko yung ibang nakaupo sa picture. Okay? At pagkatapos po ay itutuloy na po. Okay, ready po. Tingin po dito. Ready, 1, 2. Tawad, barangay, tanod. Yung pag-ibig po ng 1,000 family full pass yung barangay. Susupervise po na nga yung mga community affairs officer. Dating po ang panggapan po ng mayor sa Mr. Asher Director. Mga taong po ni Ms. Nikki. Okay, so maraming salamat po, Barangay Bagong Bayan. Lilipat na po kami sa Barangay Poblasyon. Okay, some picture na lang po. Okay, okay, ready po. Tingin po. Tapos po, ang buong kita. Ready, 1, 2. Lilipat na sa Barangay Poblasyon sa pangalan natin ng ating Governor, Mayor Fernando. Okay po. Vice Governor si Alvarado. Mayor Jorge Santiago. Councilor Arjin. And of course, maraming salamat po, Kapitan Alex Villaflores.